Araw po sa ating lahat at welcome po sa Basic GSM. At ngayon po ay mayayusin tayo na Samsung J7 Prime. Ang model niya po ay ito po, SMG610F. Ayan po. Ayun po siya. Saka hindi po natin man. Yan. Oops. Ayun po. SMG610F. Opo. J7 Prime po siya. Dinala po dito ng may-ari kasi hindi na po gumagana yung charging pin kasi matagal daw pong na-stuck. At saka nakita po natin na yung loob niya ay nagkaroon po ng green na amag. So, malamang lilinisin natin yan o re-resolder po natin yung loob. Ano po? Tapos, dahil nga po basag na rin siya, sinuggest ko dun po sa owner nito na palitan na rin po namin kasi once na inangat po natin itong LCD niya, dadami po ang crack niyan. So magpapalit na rin po tayo nito. Ano po? Tara, umpisahan po natin. Gamit po tayo ng ating mahiwagang blade at ang ating ito po. Nagre-reflect po yung ating ilaw. Yung ating ring light ay nagre-reflect. So, lagyan po muna natin dito ng yan, masasandalan para hindi po mag-reflect yung ating ilaw. Ayan. Tatanggalin po muna natin to. At umpisahan na po natin ngayon. First step po ay slide natin yung ating blade. Ang pipiliin nyo po palaging blade na ganito ay yung hindi na po matalas, yung mapurol na. Kasi gagamitin lang po natin pang slide dyan. Para po, ang purpose po nun, para pag binuhusan natin siya sa gilid ng fluid, ng lighter fluid, papasok po dun sa gilid yung ano, yung pinaka fluid. Ayan po. Di po ba? Ayan. Ayan po ang purpose nyan. Ingat po tayo dito sa part na to. Itong dalawang to kasi po nandyan po yung sensor ng back at saka po itong recent nya. Ayan. Meron po dyang dalawang flex na connected dito sa parte na to. Kapag yun po na damage natin, mahihirapan po tayong maibalik yun. Ang mangyayari, magpapalit po tayo ng flex na yun. Yung recent, yung back, kasama po yung home button. Isang set po yun, bibili po tayo nun kapag ka na damage yun. So, kailangan wala pong ganong mangyari. Kaya, unti-unti po natin itong iaangat. Ayan po. Ayan. Ayan po, dahil nga po durug na siya, mas mahirap po itong tanggalin. Ayan, sobra. Durug na po siya. Yan.
Oh yeah. Ayan po, medyo umaangat na po siya. Okay lang po yan, paliguan natin ng bahagya. Ayan po. At hanapin po natin yung ating isang tool na pang slide at saka yung plastic na pang slide natin. Ayan pa po yung isa. Ayan. Ayan po yung mga gamit natin. Napakasimple lang po nito. Kung meron kayong mga ganyang gamit sa bahay, pwedeng kayo na po ang magpalit ng sarili nyong LCD. Sundin nyo lang yung mga tips natin na para hindi siya ma-damage habang binabaklas nyo po itong ano. Gusto nyo pag-eksperimentohan ng mga cellphone. Ayan po. Unti-unti na po siyang umaangat. Ayun po. Ayan. Hanggat maaari po, dito yung una nating iangat. Ayan po. Sa parting gitna po nitong yung likuran po nitong LCD, nakadikit pa po yan dyan. Mas matindi yung adhesive na nakalagay sa likuran niya. Kaya doon po mas matindi po ang kailangan doon sa part na yun. So oh shucks. Nadagdagan po ang biyak, mga kapuso. Opo. At mukhang natuluyan po yung ating LCD. Ganun po talaga. Dahil may basag na siya, nahirapan tayo na iangat pa siya ng maayos. Nang may pagka ayun po. So nakuha na po natin yung side, kabilang side. So medyo may maangat na po natin siya ng bahagya. Ano po? Importante po makuha natin yung side na yun eh. Ayun. Yung bakal na side po. Ayan, may bakal siya na side.
Kapag naangat nyo na po yung bakal na yun, kumuha po kayo ng ganitong sliding tool na plastic. Doon nyo po ipasok. So, yun na po yung magiging guide natin para matanggal yung iba pang part niya. Ano po? Natin itong ano natin po yay basag na po talaga siya, so ayan po. Kung makikita nyo po, masisilip nyo, ayun po yung pinaka-flex. Ayun po, nasa gilid na yun. Ayun po. Tama po kayo. Habang nakaangat na po yan, ito naman pong side na to, angatin natin. Ano po? Buli natin yan. Dito tayo sa kabila, dumaan. At unti-unti po natin iangat yun. Ingat po sa part na to kasi nandito yung flex ng back and recent and home button. Sensitive po yung flex na yun. Ayan po. Ayan po. Kita nyo po, sumasama na po. Ayan na. Kita nyo yung ayun po, sumasama po doon sa ayun, mapupunit po yan. Ayan po, sumasama po yung kanyang baki, yung pinaka flex nya. So ingat po, buhusan po natin doon sa parte na yun ng pampaluwag. Paluwag po dun sa recent, sa baki. Ayan po. Ayan po. Ayan, pwede na po tayong gumamit ng basahin lang po natin ang husto. Pag nasilip na po natin yan, ayan po. Once na masilip na natin yan, unti-unti lang po natin iangat para hindi sumama. Kasi pag napunit po yan, ayan po. Ayan. Opo, napakadikit po niya. Ayun. Natanggal na po yung isang side. So, dun po sa kabilang parte na yan, dito po, sa parte na to, mas matindi po yung dikit dyan. So, lalagyan po natin ng konti pang opo, para bubuka po siya ng maayos. So, ayan po. Ito lang po. At medyo ayan po. Po. Ayan. Ito na po. Ayan. Masyado pong madikit. Ayan. Natanggal na po. Ayan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan po. Naka. Ayan po. Naka-flex siya o. Flex type po. Pagkayan po nasagasaan nyo sa pagtatanggal, tinamaan ng pang sliding na tools,
yung ganito, biglang nasaging ganun, nahiwa yan, ay magpapalit na po kayo niyan. Magpapalit na po kayo niyang flex na yan. Available po yan kung sakali meron po niyan sa mga online store. Kung sakaling ma-damage niyo. Yung part ng kabila, hindi siya ganun kaano. Ka-sensitive, pero ito, napaka-sensitive at saka napaka-dikit po. Napaka-dikit. Ngayon, i-detach po natin tong connector na to. Tabi na lang po muna natin yung iba natin gamit sa gilid. Ayan. Para kuha tayo ng iba natin para sa kanya. Ayan po. Ayan. Opo, tumatalsik po talaga yun. Dahan-dahan lang po ang pagsikwat nun. Tsaka, ano lang po, dito lang sa bandan labas kasi tatamaan po yung pinaka-connector niya. Ayan po. Pansin nyo, yung connector, mamaya, masobrahan kayo ng paglubog nito. Pag ganyan nyo, pag angat nyo doon sa pinakatakip, sumama yung connector. Dapat po dito lang sa bukana. Sa may front lang dyan. Yan lang sa malapit sa harapan. At ito po. So, natanggal na po natin. Ayan po. Lagay po muna natin sa isang tabi. At wait lang. Tuloy po natin. Lagay lang po natin yung takip sa gilid. At kumuha po tayo ng pantanggal ng mga screw. Ayan. Pili po tayo ng ating maliit na screw. Ito po. So, tanggalin po natin lahat. Karamihan po ng mga Samsung na ng mga unit sa ngayon ay sa ibabaw po talaga ng LCD ang proseso ng pagbaklas sa kanya. Sa ibabaw po. Kaya ingat po. Ingat-ingat sa pag kung kayo po ang gagawa, halimbawa nagtitipid po kayo at gusto nyong kayo na lang gumawa, kaya nyo naman yan. Basta yung mga dapat iwasan, maiwasan nyo lang po. Lalo na ito. Sa parte na to. Yung pandikit dyan, masyadong madikit. Baka paghilan nyo ng LCD at nakaangat na, eh sumama siya. Thank you.
Ayun po. Nag-charge na po siya. Ayan. Okay po. Nag-charge na po siya. So, ayan lang po nating mag-charge muna. Ayan lang po muna natin siya mag-charge. Ayan, nag 0% na po. So, okay po. Ayun na po. Milaw na po siya. Ayun po yung kulay red na ilaw. Ayun na po. Milaw na po ito po. Ayun po. Nakailaw na po siya. So, ibig sabihin po nag-charge po siya. So, lagay lang po natin dito sa kabilang side. Ayan po. Ayan. Nag 1% na po. Medyo madilim lang. So, ganyan lang po muna natin dyan. Time po natin ng mga ilang minuto para po mabuhay natin siya. May open po natin siya. Or ma-power on. Charge po muna natin. Hey guys, tuloy po tayo. Check po natin kung ilan na po yung charge ng ating kung ilang percent na po yung charge niya. Check po natin. Oops. Ayan po. Okay, 70% po. So ngayon po, bago po natin i-test yung power niya, kung gumagana po ba lahat, ay ilalagay po muna natin yung tinatawag na priming sa likod. Ano po? Tanggalin po muna natin yung charger. At ilagay po muna natin. Ayan. So nakikita po natin ngayon may password po. Ano po? May passcode po siya. Nakalock. So pwede na lang po nating matesting dun sa bagong LCD natin. Ay yung emergency call. Ito po. Dahil po natin yung emergency call. Ayan. Medyo lakasan po natin ang teka po ah. Ayan. Ayan. Opo. Sa ganitong paraan po, dito lang natin matitesting yung ating bagong LCD na nilagay. Kung accurate po yung touchscreen at kung nalalakasan po yung tinatawag na brightness. So, punta naman po tayo sa brightness. Ano po? Yung baki niya po kailangan gumagana rin. Okay po. Ibig sabihin
kapag gumana po yung back key, nagko-contact po yung ating LCD doon sa sensor niya sa ilalim nung pinaka back key button. Ano po? So ulitin po natin. Ayan, lakasan po natin yung ilaw. Ayan. So okay po. Ayan. Kitang-kita na po natin ngayon. Mas okay na siya. Check po natin yung camera kung tama. Okay. Ayos po yung camera niya. Kabila po. Ayan po. Sa kabila, ayan, nakikita niyo po ako, ayan. Ayan po. At opo, yung ating camera, ayan po. Nasa taas, tsaka yung ilaw natin. Okay. So, all in all po, nagawa na po natin yung charging pin. Ang naging cause po nung hindi niya pag-charge ay dahil nabasa or napawisan po yung pinaka-charging pin sa loob. Kasi may pagkakataon po na sabi nung owner, nung cellphone, inilalagay niya po sa tagiliran niya. Eh, yung balat po natin sa tagiliran natin kapag naka-short tayo, eh, nagpo-produce ng pawis at malamang doon po napunta sa parte na yun yung pawis. Pumasok po dito sa charging pin. Kaya po ang nangyari, hindi po siya nag-charge hanggang sa na nalobat po ng husto at na-drain. Kaya kinailangan po na tanggalin na po yung kanyang lumang LCD para mapalitan na rin po ng bago at the same time magawa po yung charging. So yun po ang ginawa natin sa kanya. Lahat-lahat ngayon po, sana po may nakuha po kayong tips kung paano po baklasin or i-disassemble yung J7 frame. Ayan po. Ang muli po, ang kanyang model number po ay SMG610F. Ayan po. SMG610F po. Ayan. Muli po, maraming salamat at nawa po'y gabayan tayo ng ating Diyos. Hanggang sa muli. Bye-bye.